Welcome to Coins and History and Travels TV. Welcome to another edition of Coins and History. In today's video, I will be featuring another 1 peso commemorative coin. This coin ay isa sa mga tatlong commemorative coins na lumabas noong 2016. Si General Isidoro Torres and si General Artemio Ricarte, we are both commemorating their 150th years, at si Reverend Horacio de la Costa, we are commemorating his 100 years. So this is the overside featuring Reverend Horacio de la Costa with 100 years, dated 1916 to 2016, Republika ng Pilipinas. And this is the reverse side. Meron po tayong makikita ng 1 peso. And then anino ng agila, saka Bangko Sentral ng Pilipinas seal, dated 2016. So sino si Reverend Horacio de la Costa? Tara, ating alamin. Si Horacio de la Costa ay isang bantog na manunulat, isang eskolar, at historiador. Unang Pilipino na naging provincial superior ng Kampanya de Jesus. Ipinanganak si Horacio de la Costa sa Maoban, Quezon noong ika-9 ng Mayo 1916. Kinahukom Sexto de la Costa at Emiliana Villamayor. Una siyang nag-aral sa Batangas bago lumipat ng Ateneo de Manila, na kinilala ang kanyang talino at liderato. Naging editor ng Gidon at nagtapos ng Ibis Summa Cum Laude. Noong 1935, pumasok siyang novitiate sa seminaryo ng mga Jesuita sa Novaliches at tinapos doon ang masterado bago bumalik ng Ateneo para magturo ng filosofiya at kasaysayan. Nabilanggo sa panahon ng Hapon, ngunit ng palayain ay tumulong sa pangangalaga ng mga sundalo. Dahil dito, ginawaran siya ng Medal of Freedom ng mga Amerikano noong 1946. Bumalik sa pagtuturo sa Ateneo hanggang naging dekano, naging consultant sa probinsyang Pilipino ng mga Jesuita at editor ng Philippine Studies. Tumanggap siya ng scholarship sa ibang bansa noong dekada 60 at magkamit ng doktorado honoris causa mula sa UST, Sophia University at Silliman University. Ilang sa mga aklat niya ang Readings in Philippine History, Asia and the Philippines, The Background of Nationalism and Other Essay, at ang The Trial of Rizal. Nag-ambag din siya ng mga artikulo sa mga journal na pang-eskolar. Noong 1965, binigyan siya ng Republic Heritage Award dahil sa kanyang mga akdang pang-kasaysayan. Noong ika-8 ng Disyembre 1969, hinirang siyang Provincial Superior ng mga Jesuita. Noong 1971, hinirang siyang pangkalatang katuwang at consultant sa Padre General ng mga Jesuita sa Roma. Ilang taon bago siya namatay, dumalo siya sa pangkalatang kongregasyon ng mga Jesuita sa Roma at siya ang pinagburador ng ulat na The Jesuits Today. Tatlong araw niya itong sinulat mag-isa. Nang basahin ang burador, tumindig at malapak ng paghanga ang lahat at tinanggap ang isinulat niyang walang pagbabago.
Siya ay namatay noong ikabyente ng Marso 1977 dahil sa sakit na cancer. Ang presyo dito sa numista.com ay pwede natin siyang gawing basihan kung tayo ay bibili o magbebenta ng coin o coins. Pero take note nyo po ang mga varying factor. At ang presyo ay nakadepende pa rin po yan sa kolektor kung gaano niya ito kailangan.